sa ginawa ng ating kaibigan at pakilala sa aking congressman, Bert Veron. Andito rin po ang ating mga ibang kongresista. Andito po si Congressman Janet Joel. Si Congressman Veron. At si Congressman Duboy Tuma. Sila po ay aming sumasama sa amin na kasampatiin mag-ikot dito sa kasama namin sila sa Iloilo City hanggang dito ngayon sa Pagkakas. At hindi po namin nakalain na ganito ang kanakoy ang crowd na dunan ako. Kaya lahat ng kahirapan, lahat ng krisis na dumating dito
tayo'y nakaraos dahil tayo mga Pilipino ay nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan para maging mas maganda ang buhay natin. Kung ang isang kagaya ko na galing sa Norte at ang isang galing sa Davao, sa Mindanao na nanggaling sa magkapilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama, ay siguro naman ipagkakaisa rin natin ang buong Pilipinas. Marami po tayong kailangang ayusin. Kailangan po natin matulungan ang ating mga maliliit na negosyante para maparami pati ulit ang trabaho. At yan ang hinahanap ng bawat Pilipino. Kailangan po natin ayusin ang agrikultura. Dito sa inyo, malaking bahagi riyan ay ang industriya ng asukal. At marami po tayong dinensunta tungkol niyan upang mapaganda natin ang buhay ng mga beneficiary, ang industriya ng asukal na naging napakalaking bahagi dito sa inyo. Alam niyo po, meron tayong problema na kailangan natin ayusin ang educational system natin. Kailangan natin pagandahin ang ating tourism industry para magkaroon muli ng trabaho at may pagmalaki na naman natin ang Pilipinas sa buong mundo. Kailangan po natin ipagpatuloy ang sinimulaan ni Pangulong Duterte na build program sa infrastruktura. Pinag-uusapan na namin kanina kung paano ang gagawin para matuloy na yung tunay na manggagaling sa Iloilo hanggang Guimaras. Kuha lang ko? Saglit lang ha. Napakarami po ang trabaho na hinaharap ng susunod na administrasyon. Kaya po ay ang adhikain po namin ay naging pagkakaisa. Dahil po kailangan po natin ng lahat po ng Pilipino. Kung isa man ang leksyon na natutunan natin dito sa pandemyang ito, ay sa lagay natin ngayon, ang bawat Pilipino ay nangangailangan ng tulong kahit sino man sila. Okay na. Mula sa isang sikat na pangulo, sa lahat, sa mga kahit na pati yung sinasabing mga mayayaman, hanggang sa pangkaraniwan na mamamayang Pilipino, ay lahat ay nangailangan ng tulong dahil dito sa crisis nito. At alam naman po natin, na walang ibang tutulong sa Pilipino o sa Pilipinas kung hindi ang Pilipino rin. Kaya po, sa nakaraang ilang linggo at ilang buwan, kami ni Inday Sara, kasama ang aming unit team, ay umiikot at ipapinapalaman sa taong bayan ng aming mensahe, ang aming adhikain. Ang aming adhikain ng pagkakaisa. At sinasabi ko naman na nararamdaman ko ang sagot na nanggagaling sa ating mga kababayan.
At mainit naman ang pagtanggap sa ating mensahe ng pagkakaisa. Ito po ay nagsimula, sinasabi ko, ito ay aming layunin. Ito ay aming adhikain para sa Pilipinas. At dahan-dahan po, nakikita po natin na napakaganda ang pagtanggap ng mensahe niya ng ating mga kababayan. Mainit po ang tanggap sa ating adhikain ng magkakaisa. Ngunit, hindi siguro tayo dapat magtaka. Dapat dahil po, ang Pilipino naman ay hindi para kaway.
inyong mensahe ay naging kilusan na. Kilusan ng pagkakaisa. At kasunod doon ay sinasabit na hindi lamang kilusan na nagsimula, ngunit kami, kaming mga Pilipino, kasama kami dyan, kasama kami sa pag-uunlad ng Pilipinas, kasama kami sa pagtulong sa ating kapwa Pilipino, kasama kami sa pagkakaisa. Na huwag po nating pipigilan na ipaglaban itong kilusan na ito. Dahil po pag pinagsama-sama natin ang galing, ang sipag, ang husay, ang bait ng bawat Pilipino ay kaya po nating harapin kahit anong hamon ang dadating dito sa Pilipinas. Kahit po ano pang sakuna ay kakayanin natin basta't tayo'y nagkaisa. At pag pinagpatuloy po natin itong kilusan ng pagkakaisa na aming pinag-uusapan at ipinaglalaban, gaganda po ang buhay natin dito sa Pilipinas. At haharapin muli natin ang buong mundo. At may pagmamalaki muli natin sa kanilang lahat. Nandito kami, mga Pinoy. Magandang buhay namin dahil kami ay nagtulungan. Nakaraos kami sa lahat ng krisis dahil kami ay magkasama. At isisigaw muli natin sa buong mundo. Ako ay Pilipino. Dahil dito sa araw na ito, sa gabing ito, sinimula natin ang kilusan ng pagkakaisa dito sa lalawigan ng Iloilo. At wag po nating titigilan hanggang po tayo makasabi na nagawa natin ang pagtulong at pagserbisyo sa taong bayan na ang Pilipino ay may trabaho ulit. Na may pera na naman siya sa bulsa para maipagkain ang kanyang pamilya, may pag-aral ang kanyang mga anak. At bukod po sa lahat, higit sa lahat, na mabigyan natin ang bawat mamamayang Pilipino ng pag-asa na magiging mas maliwanag at mas maganda ang kanyang kinabukasan kaysa sa pinagdaanan natin sa hindi po siguro masyadong mahirap na maunawaan ng ating kapwa itong kilusan ng pagkakaisa. Dahil po naman ang ugali ng Pilipino, kapag nakita na naghihirap ang isang kapwa Pilipino, ay tutulungan. Pagka nakita na nangangailangan ng tulong ang isang kapwa niyang Pilipino, ay binibigay ang kamay upang makapagbigay man lang ng kaunting ginahamba sa kanyang buhay. Yan po ang dapat natin palabasin. Dapat po natin yan palabasin sa ugali ng Pilipino. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi po sa buong isa sa buhay natin para sa buong lipunan ay kapalit tayo sa pagkakaisa na ating pinapangarap para sa ating mga mamamayan, na ating pinapangarap para sa Pilipinas. Kaya naman po, pagpatuloy natin ang ating sinimulaan at ang kilusan ng pagkakaisa.
Ipatpatuloy po natin, wag po tayong titigil hanggang tayo'y magtagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-uusapan ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay na dumating ng araw na masasabi natin, ipinagkaisa natin muli ang sambayan ng Pilipino. At kapag nangyari, kapag nandun na tayo, mararamdaman po natin kung gaano kalakas ang kakayahan ng mamamayang Pilipino, kung gaano talaga kaganda ang Pilipinas. At makikita po natin na sama-sama tayong babaon muli.